Kailan nga ba nagiging phobia ang takot sa isang bagay o pangyayari? Alamin po natin sa report na ito. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kinatatakutan. At pag umabot sa sukdulan, maaari raw itong mauwi sa phobia. Ang phobia ay isang excessive fear of something. Hindi na siya angkop dun sa sitwasyon. Sa psychology, ang tawag dun sa stimulus. Hindi lapat. Sumusobra yung reaction. Ang mga masamang karanasan din daw ay malaking bahagi sa pagkakaroon ng phobia. Usually, pag may phobia ka sa isang bagay, nagmumula yan sa psychological trauma. Ibig sabihin, may karanasan ka relative to that thing na hindi maganda, na highly traumatic. Katulad ng events coordinator na si Anna, hindi na raw siya makarecover sa takot sa dilim o nyctophobia dahil sa karanasan noong kanyang pagkabata. Yun yung panakot sa amin, na sa dilim may biglang lumalabas, may mga anino. Siguro simula nun, nagkaroon na ako ng takot sa dilim. Dala rin ang malikot na imahinasyon ang pagkakaroon ng phobia sa dilim. Sukdulan na raw ang stage ng phobia na ito kung tuwing sasapit ang gabi ay hindi na makalabas mag-isa dahil sa sobrang takot. Sobrang takot din ang nararamdaman ni JJ tuwing maakita ng mga bagay na may kinalaman sa patay. Nag-visualize ko kasi baka mamaya bigla siyang dumilat o bigla siyang tumayo. Ang takot na ito tinatawag na necrophobia. Madalas daw makikita sa pisikal na kondisyon ng taong meron nito ang mga sintomas tuwing maakita ng death-related objects. May panginginig, paninigas, pagbilis ng heartbeat at paghahabol ng hininga. Ang thanatophobia naman ang labis na takot sa pagkamatay. Ang phobia na ito dulot daw ng palagi ang pag-aalala o pag-iisip sa bawat sitwasyon kung paano ka mamamatay. Pero ang mga phobia na ito pwede rin naman daw masolusyonan. Ididig nyo kung saan ang ugat ng phobia or ng fear. May nakapagsasabing ang takot ay nasa isip lamang, kaya mabuting harapin ito at huwag takbuhan para sa mas matiwasay na pakiramdam.